Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel, at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titiponin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, paparito upang hatulan niya tayo. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.
Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang na sa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Tumayo po ang lahat. Kristo ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita, "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" Tanong nila, kaya't sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggiting ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum." At nagpatuloy ng pagsalita si Jesus, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit,
hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat nang nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning po sa inyong lahat. Isang maulang Lunes sa ating lahat, no? Akala natin kahapon ay tumitigil-tigil na, ngunit sabi nga ng pag-asa, yung departamento ng pag-asa ay maulan pa rin sa mga ilang araw na darating. Alam niyo po, baligtad, ano? Yung kanilang acronym ay pag-asa, pero sa tingin natin at minsan naisip natin, parang wala namang pag-asang binibigay ito sa amin. Lagi nilang maulan, lagi nilang mabagyo. Pero huwag nating kalilimutan na hindi naman laging ang report nila ay babagyuhin, uulanin tayo. Sinasabi rin nila na kung minsan, kung kailang aaraw na, sasabihin nila yan, pwede na kayo maglaba, magpapatuyo na kayo. At araw-araw mga kapatid, sa ganoong anggulo natin tinitignan ang buhay natin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano at deboto. Lagi natin tinitignan ang bawat pangyayari ng may pag-asa. Ang ganda ng ating unang pagbasa ngayon, Lunes na Lunes, ito ang pinapaalala sa atin na darating at darating ang araw, bubuhayin, ibabangon ng Panginoon ang lahat ng mga naunang namatay sa atin, ngunit nanalig upang isama niya. Kaya nga lagi sinasabi, ang kamatayan ng tao sa mundo ay ang simula ng kanyang buhay kay Kristo. Ang buhay na walang hanggan. Ngunit huwag kalilimutan yung huling bahagi. Bubuhayin, isasama silang mga nanalig sa Panginoon. Kaya araw-araw, yun ang baunin natin kapag lumalabas tayo ng bahay. Hindi lang payong, hindi lang kapote, hindi lang jacket. Higit sa lahat, pananampalataya, pananalig. Na anumang hindi magandang nakikita nangyayari sa paligid natin, baunan natin ang matinding pananalig na maaayos pa rin, hindi lang natin. Na maaayos pa rin, hindi lang ng mga tao sa paligid natin, higit sa lahat, ang Diyos pa rin ang pinaniniwalaan nating tatapos, mag-aayos ng anumang hindi tama at maganda sa buhay natin ngayon. At yan ang hindi kagad matanggap ng mga kababayan ni Kristo. Sa ating ebanghelyong narinig ngayon, umuwi siya na sa Nazaret, kung saan siya lumaki, kung saan siya nakilala ng kanyang mga kapitbahay. At kagaya ng nakagawian, ibig sabihin, noon pa man, tapat na ang pamilya ni Jesus. Nagpupunta sa templo, nagsisimba. Yun ay nakagawian na. Nagpunta siya ng templo, may binasa siyang bahagi ng kasulatan kung saan nasasabi ang sulat ni Propeta Isaías, sumasa akin ang Panginoon. Ito ang pinakabuod. Ito ang pinakadahilan. Sabi nga natin, si Kristo ang katuparan ng pangako ng lumang tipan. Si Kristo sa bagong tipan, in the New Testament, is the fulfillment of the promise in the Old Testament. Kaya sa huli, anong sabi ni Kristo?
lahat ng sinabi ni Propeta Isaías ang magpapakita sa bulag, ang magpapalaya sa mga bilanggo, ang magpapaginhawa sa mga pinahihirapan, ito na ang katuparan ng sinasabi niya. At pagkatapos basahin ni Kristo yon, di ba ang sabi, natuwa sa kanya yung mga tao. Bakit? Sapagkat alam nila, naririnig na nila ang mga ginagawang kababalaghan ni Kristo. Kaya ano ang sabi niya? Ano ang sabi nila? Baka naman pwedeng gawin mo rin dito yan. Tutal naman, kababayan mo kami. Taga dito ka, di ba? Di ba ganyan-ganyan ang ugali natin ngayong kuminsan? Kapag kababayan mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, ang nasa isip mo, dapat una ka. Meron ka rin. Pero mga kapatid, bilang mga Kristiyano, huwag nating kalilimutan, hindi sapat na tayo ay magkakakilala lang. Hindi sapat na tayo ay magkakadugulang. Ang hinahanap ni Kristo ay ang pananampalataya ng bawat tao. Hindi ang relasyon, lalo na, hindi lang ang koneksyon ninyo. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sinisimula natin ang isang bagong linggong ito. Hindi para maghanap na naman ng mga koneksyon sa buhay, mga kakilala, mga kaano-ano na akala mo magbibigay ng ikalalamang mo, ikahihigit mo. Sa misang ito, ipagdasal natin na sa bawat pagsisimula ng araw natin, relasyon kay Kristo, pananampalataya kay Kristo, ang baon-baon natin. At magagawa natin yan kung katulad ni Kristo, sumasa atin ang Espiritu Santo. Amen. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang mga kababayan. Tanggapin natin siya nang may pananampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang, naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Patuloy nating ipagdasal ang mga kababayan nating labis na sinasalanta ng masamang panahon sa ating bansa, ang mga nawalan ng bahay at kabuhayan, ang mga rescuers at volunteers, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya.
Ama naming makapangyarihan, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo po kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala.
pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Araw-araw, maniwala at magtiwala pa rin na may darating na biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na September 7, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Una, mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi o pagpasok. Manatili po kayong ligtas sa kabila ng masamang panahon pa rin meron tayo. At pangalawa, ang Quiapo po, ang simbahan ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat kahit na masama ho ang panahon at meron kayong mga pangangailangan. Salamat hindi lang pagsasimba ninyo, kundi sa pagbibigay po ninyo ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong mga pinansyal na tulong, dun pa rin po yan sa ating parish finance office lamang ibibigay. At yung pong mga in-kind donations, kagaya ng bigas, dilata noodles, kape, sabon, malinis na tubig, dun lamang po sa ating Benedict Building, nandun po ang ating relief operation at social service offices. Salamat po dahil sa kabila ng inyong sariling pangangailangan, nagagawa niyo pa rin piliin ang kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumai rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Panginoong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nazareno, nilulwalhati ka na.